ask some questions from Mr. De La Serna. Please proceed. Mr. De La Serna, in 2023, ilang beses kayong lumabas ni Attorney Roque? Taruhin ko lang po, Mr. Chair. Out of the country trips po ba yun? Ano? Out of the country trips ba yun, Mr. Chair? Yes, out of the country. Ilang beses kayo lumabas ni Attorney Roque in the year 2023? 6 times po, Mr. Chair. 6? Yes. 6 times in 1 year. Tama? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin niyo sa committee na ito, ano ang mga dahilan o purpose ninyo kung bakit 6 times po kayong lumalabas ni Attorney Roque in 2023? Mr. Chair, the first trip was a trip to Hong Kong po. For sa pagkaalala ko, Mr. Chair, yun po yung premiere night ng isang movie po with the Marcos family po, Mr. Chair. Ang second trip po namin in this... Isang movie? Yung movie po with ni Senator Amy po, Mr. Chair. May premiere night po sa Hong Kong that time. Okay. Tapos, the next trip was a trip to Beijing po, Mr. Chair. Kasama anong buwan yung kuwan? April po, Mr. Chair. Sa Hong Kong? Yes. Sa Hong Kong? If I'm not mistaken, Mr. Chair, it was April 1 po. April 1. Sa Hong Kong. Pero in April of 2023, the record show nag-travel din kayo sa China eh. Yes, to Beijing po, Mr. Chair. Yes. Tama? Yes, Mr. Chair. So, 2 beses kayong lumabas ng ating bansa ng 2 beses kasama si Attorney Roque. Yes, Mr. Chair. That is correct. Hindi ba sinabi mo, lima ba yung executive assistant ni Attorney Roque? That is the time in Malacanang po, Mr. Chair. Out of office po. So, nawala na po sila nung nawala na siya sa Malacanang. Tama po, Mr. Ikaw Chair. Lang ang natira. Yes po. Ha? May ibang staff naman, Mr. Chair. Hindi, ikaw lang ang natira doon sa 5 EA niya. Yes, Mr. Chair. Yes, ikaw naman, oh. Iiwas ka kaagad. Di ba? Ano kayang meron ka kung bakit ikaw ang paborito ni Attorney Harry Roque? To my answer po, Mr. Chair, is sanay po kasi ako magtrabaho kasama po si Sir Harry po, Mr. Chair. Alam ko po yung medical needs po ni Attorney Roque. Madaming beses na po ako nagbehay sa kanya, not only abroad, but also here in the Philippines. Kasama ako sa Cebu, sa Davao, sa Dumaguete, even other parts of the Philippines po ako po yung kasama doon, Mr. Chair. Yeah, kasi you traveled to Japan and Singapore in September of 2023. Yes po, Mr. That is for... And then you travel to Abu Dhabi, UAE, in October. Kasama rin. Kasama ka pa rin sa records na BI. Yes, Mr. Chair. Oh, so, naalis ka na executive assistant nung nawala siya sa Malacanang. Pero yung serbisyo mo, tuloy-tuloy pa rin. Kasama po ako sa campaign team din po, Mr. Chair. Ha? Kasama po ako sa campaign team. Kasama mo siya sa campaign? Kasama po ako sa campaign team po ni Attorney Roque, Mr. Chair. Oo nga, pero 2023 yung pinag-uusapan natin. Anim na beses kayong lumabas sa bansa. Wala namang kampanya na nangyari noong 2023. No, paiwas ka talaga kaagad eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. Anong kampanya nangyari noong 2023? Ang pinag-uusapan natin, yung paglabas nyo sa 2023 ng 6 beses. Yes, Mr. Chair. Oh, ano yung rason mo na kampanya? Bakit nawala ka na bilang EA, nagtuloy pa rin yung serbisyo mo sa kanya? Matanong ko, magkano bang sweldo binibigay sa iyo ni Attorney Roque? Para po siyang may basic pay na 20,000 a month po, Mr. Chair. 3,000 a month? 20 po, 20. 20,000 a month. Okay. Uh-huh. And... ang trabaho mo parang
personal duty nurse ka o PDN. Parang alalay po ako, Mr. Chair. All around, alalay po ako. Ano po yung utos ni Sir Harry? Gagawin ko so, lang po. So, alalay ka. Ah, yes. So, lahat ng bagay, trabaho mo. Parang ganun po, Mr. Chair. Ah, ganun. Thank you, Mr. Chair. Yun lang. Thank you, Congressman Nakop. Mr. Chair. Yes, Congresswoman Sansing. Opo, quick interjection lang po, Mr. Chair. Because during the last hearing po, I interpolated Mr. De La Serna. He said on record that his salary is between salary grade 17 to salary grade 20. So if we look at it po, it's roughly between 37,000 to 52,000 a month, Mr. Chair. So I just wanted to clarify, Mr. Chair, the response that his salary is 20,000 pesos per month. Mr. Chair, also, Mr. Chair, in addition to that, Mr. Chair, in the last hearing, Congresswoman Mica asked Mr. De La Serna what specific job description is he doing for Harry Roque. And he said he's in charge of the social media accounts of Mr. Roque. Now he's saying he's alalay all around. So mukhang may inconsistencies doon sa mga sagot ni Mr. De La Serna kay Chairman Romy Acop. Thank you, Congresswoman Sansing and Congressman Zia. Narinig mo yung tanong ni Congresswoman Sansing, no? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anong sagot mo sa kanyang katanungan? Can I answer first the question of Congressman Ajong? Ajong. Yes po. Yes. With relations to your question po, Your Honor, nag-start po ko SOCMED ni Attorney Roque po noong 2020. Tapos naging EA po ako ni Sir Harry noong 2021 hanggang sa sinama niya ako as campaign after nung Malacanang stint. Sinama po ako sa election staff. After po ng election staff, iilan na lang po kaming natira sa to work in his office. I have one of them. Pero ganun po talaga, pag sino yung naiwan, sa kanya din naiwan lahat ng trabaho. And to answer Congresswoman Swansing, the salary grade 17 to 20 was the salary grade in Malacanang, not in the private employment of Attorney Roque po. Mr. Chair, quick follow-up lang po. If naiintindihan po namin, pumayag po kayo na bumaba po yung sahod nyo mula sa dati nyo pong tinatanggap na 37,000, pababa po sa 20,000 per month. Meron kasi kaming private na conversation with Attorney Roque if parang if yung inas... Meron siyang inutos sa akin regarding a business venture niya. If that would boom, then I would greatly benefited also po, Your Honor. Mr. Chair, if we may probe further into that, ano po yung business na yun? Mr. Chair, the solar plant na tinatayo po in Cebu po, Your Honor. Bukod po doon, Mr. Chair, meron po bang ibang ipinangako si Attorney Harry Roque? Kasi po, para po sa akin, Mr. Chair, medyo malaki po yung binagsak ng sahod nyo. Halos nakalahati po yung dependensya ng sahod nyo nung kayo ay EA na tumatanggap po ng 37 to 52,000 per month, pababa po sa 20,000. So siguro po, sinusubukan ko lang pong intindihin na bakit po kayo pumayag na manatili sa poder ni Attorney Harry Roque kahit po halos higit po sa kalahati yung binagsak po na inyong sahod? Hindi ako umalis kay Sir Harry kasi maganda naman yung opportunity kasi the solar plant in Cebu was parang mag-open na po soon, Your Honor. Meron po ba kayong natanggap na sahod o may kinita po ba kayo? Kasi po, yun yung dahilan kung bakit kayo nanatili sa kanyang poder. Pero meron po ba kayong actual na kinita mula po doon sa solar plant na yun? Not yet po, Your Honor. So sa loob po ng halos 4 na taon, simula po nung natapos po yung inyong... tama po ba? 2000... Pwede ko pong i-correct, Your Honor. Go ahead, Mr. De La Serna. That promise was made in 20... After the elections po, mga July po of 2020 po, Your Honor.
Yun lang po, Mr. Chair. Kasi kahit po tumatanggap po siya ng 20,000 per month na sahod, pumayag po siya na magbukas ng bank account, ng joint bank account, kasama po si Attorney Hadiroke, nang hindi niya po alam yung pumapasok, magkano yung pumasok, magkano po yung lumabas. So, sorry, Mr. De La Serna, medyo konektado po ito doon sa tanong ko nung nakaraan. Bakit po kayo pumapayag na ganon? Na magbubukas po kayo ng joint account na magkasama, pumipirma po kayo ng mga papel bilang board of directors, bilang nominal stockholder ng Biancham. Siguro po, yun lang po yung sinusubukan kong intindihan. Halos isang linggo na po simula nung nagkausap tayo. Pero pag pinag-iisipan ko pa rin po, sinusubukan ko pa rin pong intindihan, bakit po kayo pumapayag sa mga request po ni Attorney Hadiroke? Siguro naman po, Mr. Chair, Your Honors, hindi man ako ipapahamak ni Attorney Roque po, Your Honor. Yun po yung basis ko to trust Attorney Roque po. Mr. Chair, dun po muna yung tanong ko ngayon. Ano po, follow-up lang po sa mga katatungan ni Kong Akop. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. De La Serna. Mr. Chair, may yes, Congressman Akop, with the indulgence of Congresswoman Sansing. Mr. De La Serna, pumapayag po kayo na magkaroon ng joint account ni Attorney Roque. Yes po, Mr. Chair. Magkano naman ang kinukontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Wala po akong kinukontribute po dun. Wala ka? Yes, wala kang nedadagdag dun sa joint account ninyo ni Attorney Roque? Yes, tama po, Mr. Wala. Chair. Wala. Pero you're authorized na mag-withdraw? Yes po, Mr. Chair. Yun ang usapan po ninyo. Yes, Mr. Chair. Ganon? Yes po, Mr. Chair. Nalalaman ko lang yan, nangyayari yan sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama eh. Di po ba? Di ba yung joint account? Ano sa tingin mo, iho? Hindi ko man po pinapakilaman yung pera po ni Attorney Roque po. Maliban lang, kung pinapatago niya yung pera sa iyo. Kasi hati kayo, halimbawa 5 million, hati kayo, di 2.5 kayo. Pero ikaw na mismo umamin na wala kang idinagdag o isinama doon sa joint account ninyo. Yes, yes po, Mr. Chair. Eh, ginagawa lang yan ng magulang doon sa anak eh. Di po ba? O kaya sa kanyang asawa, magjo-joint account sila? Di po ba? Ano sa tingin mo? Inutusan lang po ako, Mr. Chair. Sumunod lang naman po ako. Inutusan ka lang at sumunod ka. Yes, Mr. Kung sasabihin ba niya, lumundag ka sa bangin, lulundag ka? Hindi naman po siguro, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop.